Ngayon, mag-dive tayo sa isang interesting topic, mga pangalan ng lugar na may kinalaman sa demonyo sa Estados Unidos. Mula sa medyo nakakatakot na Devil's Tower sa Wyoming, hanggang sa challenging na Devil's Path sa Catskill Mountains. Hindi lang basta pangalan ng mga to. Samahan niyo ako habang inaalam natin ang mga kakaibang history sa likod ng mga devilish names na ito at ang mga controversy na nabuo nila. Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click that yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alam mo ba, kahit saan ka magpunta sa Estados Unidos, mula sa mga bundok hanggang sa mga swamp, siguradong may matatagpuan ka mga lugar na medyo spooky at devilish ng pangalan. Nabalitaan mo na ba yung Devil's Tower sa Wyoming? O yung Devil's Path sa Catskill Mountains ng New York? E yung Devil's Swamp sa Mississippi? Oo, totoo yung mga lugar na yan. Siguro, nagtataka ka. Bakit ang daming pangalan may devil? Well, iba-iba yung dahilan. Sa ibang lugar, tulad ng Devil's Path, sobrang hirap at challenging ng terrain. Parang naglalakad ka sa obstacle course na ginawa ng Diablo mismo. Pero teka, may mga lugar na yung mga pangalan may mas malayim at mas madilim na history pa na nagsimula pa noong 1600s. Alam mo ba yung mga Puritans? Sila yung mga taong naglayag mula Europe at nagsettle sa New England. Medyo sabihin na nating judgmental sila. Itinuring nila mga mangkukulam na sumasamba sa Diablo yung mga orihinal na tao na naninirahan doon, yung mga Native Americans. Dahil sa mga paniniwalang ito, pinansagan ng mga unang settlers ng devilish labels, yung mga lugar na sacred pa naman sa mga Native Americans. Get this, yung mga Puritans dati, ang galing nila sa pag-spot ng masama kahit saan. Halimbawa na lamang si Thomas Mayo Jr., isang Puritan missionary na sinasabing yung mga Wampanoag sa Martha's Vineyard. Sobrang lalim daw ng pagsamba nila sa mga peking Diyos at demonyo. At hindi lang yung mga Puritan, pati na rin yung mga early settlers mula sa Spain, sa France at Netherlands. Ganun din ang iniisip nila. Siguro, yun yung mga dahilan kung bakit ang daming lugar sa US na may pangalan na may kinalaman sa Diablo. But wait, there's more. Habang lumalawak ang Amerika papuntang West, hindi tumitigil yung pag-associate ng devilish names sa mga lugar. Sa katunayan, sa West, parang dumadami pa nga. Sabi nga ni Jonathan Hall, yung gumawa ng cool na interactive map tungkol sa mga devilish place names sa Estados Unidos. Ang sabi niya, there are an awful lot of devil's elbows around. Backbones made sense, but so many other features such as devil's nose, I didn't expect so many. Siguro, iniisip mo, okay, baka yung mga scary looking landscapes sa West ay may kinalaman dito. Pwede, well, pwede. I mean, yung lugar doon parang eksena sa horror movie. Pero dapat din nating isipin kung may kinalaman ba ito sa patuloy na negative views sa native cultures. Baka yung mga lumang attitude ay nandoon pa rin. Ang Devil's Tower sa US ay binigyan ng pangalan ni Lieutenant Colonel Richard Irving Dodge noong 1875. Pero teka, may similar name to noong 1812. Tinawag siyang Devil's Mountain. Si Dodge, hindi siya masyadong friendly sa mga Native Americans. Itinuturo niya silang inhuman savages. Karabi diba? At alam mo ba, deadma lang siya nung sinakop ng mga gold miners yung lupa na pinangakong ibibigay sa mga Lakota people sa Black Hills ng South Dakota. Bago bigyan ni Dodge ng pangalan na ito, yung majestic rock formation na ito ay may sarili ng set ng mga pangalan. Yung mga Lakota people, tinawag itong Matotipira, ibig sabihin Bear's Lodge. At para sa kanila, sagradong lugar na ito, parang holy spot sa earth. Sinabi ni Diana Mitchell, na parte ng Eastern Shoshone Tribe na yung pagpapangalan ng Devil's Tower parang dagdag insulto sa injury. Bakit? Kasi dati yung mga white settlers madalas tawaging devils o dirty devils yung mga Native Americans. Isipin mo yung feeling na nagdarasal ka sa lugar na may ganun kakaibang pangalan. Kaya yung pagpapangalan hindi lang yan basta salita sa mapa. Nagdadala yan ng iba't ibang issue tulad ng cultural respect o yung kakulangan nito. And there you have it folks, ang kwento sa likod ng mga devilish names na makikita sa buong American landscape. Mula sa mga paniniwala ng mga Puritans hanggang sa cultural insensitivity. Paalala sa atin ang mga pangalan to na ang mga salita sa mapa ay may daladalang mabigat na kasaysayan. Kaya sa susunod na may makita kang lugar na may devilish na pangalan, alalahanin mo yung mga nakatagong kahulugan beneath the surface.
Kung nagustuhan mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.